Sup, ngayon ituturo ko kung paano mag-Helcurt gaya ng kay GILDARK. I-share ko ngayon kung paano yung tamang rotation, builds, emblem, pati na rin yung decision making. Pagdating sa lead, ayan, lead, behind, screenshot nyo na lang. And pagdating sa emblem, tatlong physical attack, tatlong physical pen at killing spree para bakbakan ka agad early game, okay? Unang gagawin, i-clear mo muna yung pinakaunang wave dito sa mid. Okay lang kahit mapoka ng support kasi kaya mo naman i-regen yung HP dyan sa jungle mo. Yung Bulbasaur, binibigay ko na lang yan sa support ko para makuha niya yung level 2 power spike. Yung Helcurt, napakalakas nito sa early game kaya kung sino yung mga nag-overextend na kalaban, dati punish nyo yun. Pag wala pang nangyayari sa mapa, i-clear nyo yung buong bottom side jungle nyo para ma-rush yung level 4. Pag level 4, dalawa yung pwede nyong dalawan, mid or bot. Pero nga dahil may Aurora tayo, nakakill setup na yan, kaya easy gank na lang yan para sa atin. Sa top, gusto patayin ni Ling yung hanabi namin, hindi niya alam nasa tabi-tabi lang ako. Pero nga dahil Ling user ako, 2 minutes pa lang, alam kong nag-e-expire na yung blue buff niya. Kita nyo naman dito, nag-expired na nga. Pero nga dahil maasim siya, gusto niya pa rin patayin yung hanabi, baka raw sayang yung dalaw niya dito sa top. At once kayo na may hawak ng laro, try nyo kuhain lahat ng objectives na pwede nyo kuhain. Kasi doon kayo mas makakalamang. At huwag rin kayo mahiya na unahin yung tank dito kay Helcurt kasi punit yung tank sa inyo. Kasi taks ng damage nito, men. At kung wala pang nangyayari, mag-power farm na lang kayo. Huwag kayo kill ng kill kasi once na shutdown kayo dito kay Helcurt, malaking pera yon para sa kalaban. At saka hindi rin ako nagpapakita sa mapanggat wala pa akong SS kasi ito yung nagsisilbing armas ko para ma-secure yung every kill na nakikita ko sa mapa. Dito naman nag-o-objectives ako, nakita ko yung Mino papasok na sa akin sa damo. Ang ginawa ko, nag-step back muna ako and hintayin mawala yung CC ng kalaban pati yung stun nila. Ngayon pag nawala na yung stun nila, tsaka ako papasok para mas safer ako. Hindi ako masya-shutdown, hindi ako magbibigay ng pera sa kanila. Yun naman, full health pa ako. At kung Helcurt core ka, huwag mo kalimutan na hindi lang puro kill yung basehan dito. Kailangan nyo mo rin tulungan yung mga side lanes mo na mag-push para mas malaki yung pressure dito sa mapa. At syempre, ikaw na may hawak ng laro, invade mo na yung kalaban, huwag mo na sila bibigyan ng farm para hindi sila makapera in XP. Dito, na-misposition kami, kasalanan ko to pati ng kampi ko. Pero okay lang. Dahil doon, mas tumapang yung kalaban at naisipan nila mag-lord. Pero yung Mino, na-hook ng Franco, kaya ito na lang rin inuna ko. Kasi kahit tank yan, punit yan sa akin dahil nga ako na yung mahawak ng laro. Partida, Helcurt pa to, napakasakit na talaga, man. Ngayon, pag may lord kayo, nagpupush yung kampi mo sa mid, try mo mag-silent para dalawang wave yung sumasalubong sa kalaban. Dito naman, nasa likod lang ako, nag-aantay ako ng opportunity at ayun na nga, dahil nga assassin ako, Helcurt, uunahin ko kung sino yung pinakamalambot at damage dealer ng kalaban. Dahil doon, easy win para sa amin. Ganon maglaro na parang si GILDARK. Idol GILDARK, baka naman, panotis. Sana may natutunan kayo sa akin. Kung hindi nyo masyado magets, pwede nyo naman ulitin yun. At kung wala naman kayo natutunan, alam nyo na yung mga ganitong technique. Salamat pa rin sa panonood, men. Peace.